sinabi ng panig mo sa... Sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News, magkasamang humarap ang negosyanteng si Cedric Lee at kaibigan niyang si Denise Milinet Cornejo para ituwid umano ang kwento ni Vong Navarro sa mga pangyayari noong Miyerkules ng gabi sa condo unit ni Ms. Cornejo sa Taguig. We were supposed to go out together. This is my sister, Ms. Bernice Lee, together with one of our friends, Mr. Zimaraz. We were supposed to pick Ms. Denise Cornejo from her condo unit. Ayon kay Lee, kasamang isang kaibigan at babaeng kapatid, nahuli nila sa akto si Navarro na nasa kwarto mismo ni Denise. Upon reaching the door of her condo unit, we heard some screaming inside. So we thought, baka may nag-aaway lang or something. So fortunately, the door was unlocked. So we were able to go inside. Wala naman tao doon sa sala. Tapos dumiretso kami doon sa bedroom dahil yung bedroom naman nila ay kurtina lang, walang pintuan. Nakita ko doon ang isang lalaking nakahubad na, nakababa na yung shorts niya, nakapatong kay Denise. At si Denise ay nagsisigaw at nagpapapadyak doon sa lalaki. So ang instinct ko is I grabbed him from the back at hinila ko siya pababa ng kama. Pero dahil nagtangkapang tumakas at lumaban, ginapos umano nila si Navarro bago dalhin sa presinto kasama ng iba pang dumating na kaibigan. Wapalag siya at nanuntok siya. Pilit niyang sinusuot yung pants niya. Napagtulungan namin siya ni Zimmer dahil dalawa naman kami. Nahila namin siya palabas ng bedroom. Nahila namin siya doon sa sala. At pilit namin siyang pinipin down para maaresto siya at madala sa presinto. Kaya lang, sa kapapalag niya, nanuntok siya muna. Napilitan na rin kaming suntukin siya pabalik at hanggang sa naupakan na namin siya ng ganon. Buti na lang nakakuha kami ng isang duct tape doon. Tinape namin yung kamay niya at yung paa niya para hindi na siya muna makapalag at hindi siya makatakbo habang tumatawag kami ng pulis. Pinablatter nila ang kaso sa Southern Police District pero di na nila itinuloy ang kaso matapos magmakaawa at humingi ng tawad si Navarro kay Denise at nangakong babayaran ng lahat ng nasira sa condo unit. Pinirmahan din umano ni Navarro sa harap ng mga pulis ang blotter. Humihingi siya ng paumanhin at huwag daw siya sana i-turn over sa pulis dahil baka makasira sa karir niya at hindi raw niya alam paano ipapaliwanag sa mga anak niya. He signed voluntarily sa harap ng mga pulis doon. Kung sinasabi niyang pinuwersa lang namin siya o tinakot lang namin siya, is he saying that all the police officers inside the headquarters are in cahoots with us? Meron akong video niya, nung dinala ko na siya sa presinto, kinunan ko siya ng video, anong itsura niya, nung sinurrender namin siya sa presinto, para just in case he inflicts more harm to himself to make it appear na talagang kinawawa siya ng husto. Eh meron akong ebidensya na hindi ganun kagrabe ang nangyari. May konting sugat ka pa lang noon nung pinasok ka namin sa presinto. Kinukonbinsin ng mga pulis doon kay si Denise na filean na siya ng rape case doon para ma-inquest na siya. Kaya lang, kung ginawa yon, ipapasok siya sa selda ng gabing yon. Nag-iiyak si Vong doon, nagmamakaawa dito kay Denise sa harap ng mga pulis na wag daw gawin yon dahil hindi raw niya talaga baka masira ang karir niya at hindi niya maipapaliwanag to sa mga anak niya. Naawa naman to si Denise, sige, pinangaralan na lang niya doon. Hindi na raw sana kikibo pa sa media ang kampo ni Nali, pero napilitan lumabas matapos magbigay ng pahayag si Navarro sa Buzz ng Bayan kahapon. Hindi namin gusto umabot sa ganito to. Actually, gusto namin ma-areglo to ng tahimik. Pero since pinalaki niya, pinalabas pa niya pong kami ang masama, kailangan din po namin depensa ng sarili namin. Ukol naman sa extortion umano kay Vong. Sinabi ni Lee na ang hinihingi nila kay Vong ay kabayaran lang sa mga nasirang gamit sa kondo ni Denise. Yung pera po, nag-come up lang yan dahil na-damage yung mga properties ni Denise dun sa kondo dahil sa pag-upakan namin. At saka sinasabi niya na wala siya sa sarili niya nung pinirmahan niya yan dahil sa sobrang takot. Pero it contradicts to what he's saying na nakikipag-negotiate siya sa akin dun from 200,000, 500,000 to 1 million to 2 million. How can someone who's so scared be such a good negotiator? Hindi na muna dinitali ni Denise sa mga pangyayari at limitado ang tanong. Pero may mensahe siya kay Vong Navarro. Napakataas ng paghanga ko sa mga lalaki na marunong rumespeto at ipagtanggol ang mga kababaihan.
Kung meron mang inosente at biktima dito, wala nang iba kundi ako. As much as possible, gusto kong maging pribado buhay ko. At ayoko lumaki ng ganito. Hindi ko to pinili. Pinili niya to. Pero kung ang pangalan ko na nakasalala dito at reputasyon ko, ibang usapan yun. Naghahanda namang maghain ng kasong libel at attempted rape si Lia Cornejo laban kay Navarro.